So yun po ano. Ang tanong talaga for this vlog, is safe na ba lumabas sa labas ngayong panahon na to? So ito ano ata to, 15 or 15 ata ako lumabas nito, basta 15, 16, 17, 18, hindi ko alam, nakalimutan ko na. So today is October 21, so October 21 na guys, hindi ako nakapag-upload noong isang araw kasi ang dami yung ginagawa, yun, nag-exam din kami, and yun, tinamad ako, okay, naamin ko na, tinamad ako. And yun, update lang, ayun, napinturahan na yung that side, and siguro mamaya try namin ito, pinturahan. And yun, pag napinturahan ito, good si background natin. So yan, nagpunta ako ng Pasay, Santa Clara, kinuha ko yung sutana ko na 7 months nang nakalagay doon. Ang tagal nang nandun kasi naiwan ko siya. And hindi ko siya nauwi nung time na ano. Nagka-lockdown kasi bigla. And hindi kami pinapasok the next day. 2 days, 3 days, naging 4 days. Tapos yun, bigla talagang full on quarantine na. Kaya hindi na ako nakapunta doon. Hindi na ako nakabalik. And ngayon lang ako nakabalik. Show that clip. So, first time natin lalabas ng barangay. Lalabas tayo, kukuha tayo ng sutana ko at sasama ko kayo. Video ko doon para mga 20 seconds worth of clips lang. Tapos nagulat ako, napakabango pa rin ng sutana ko. 7 months na siya nandun tapos amoy downy pa rin. Iba ka talaga downy. March 7 ko iniwan doon. Ginamit ko yun noong March 7 din. Buong maghapon, first Friday, tapos nagdaan ng kasi kami ganun ganyan. And bamako pa rin. Tayo pa rin tao doon, in and out lang ako. Madaming nagtitinda sa harap ng simbahan. Grabe, parang normal lang yung sa harap. Pero yung sa loob yun, okay. Pakabango. So, wala pang ano. Hindi man lang nanilaw. Puting-puti pa rin. As is. Lupit. So guys, napaka-effective nito. Dito ko lang nilagay sa loob nito eh. Tapos, ang bango-bango pa rin. Maputi pa rin siya and everything. Okay guys, pagtapos noon, nagpunta kami ng salon. Hinatid ko yung ate ko doon. Tapos, basta sa katabi kasi noon is yung cash and carry mall. Yung nag-supermarket yung mother ko. Tapos yun, balik-balik lang ako doon. Lang, madaya pa rin sobrang tao kahit saka magpunta. Bata matanda meron. Pero pa grabe ang tanda na. Narang 80 plus na. So yun, ngayong araw lobas lang ako. Madami akong ginawa. Ati dito, ati dyan. Tapos yun nga, kanina nagpunta ako sa San Pasay. Innocence ng bata. Ngayon, dati ganyan lang din ako. Hindi lang laruan. Hindi mo na ako pumapasok, ayaw pumasok sa mga establishment na ganun. Saka dahilan ng ayaw ko nga ng contact sa tao. So, nakalabas ako nun kasi niluwagan nila yung protocol noong October 16. Pagkatapos, yun, sabi 15 to 65, pwede na nilabas October 16. And then ngayon, October 21, nag-post yung May Makati. Binawi nila. Hindi mo binawi. Hinigpitan nila. Ginawa nilang 18 to 60 ata. 18 to 60 dito sa lugar namin. So yun, back to normal. Pero yun, sabi naman kasi depende talaga dun sa ano, sa lugar mo kung ano yung ipatupad nila na age. Okay? So yun, niluwagan nga nila yung protocol pero andun pa rin yung banta ng COVID. So ako, hindi talaga ako sang-ayon dun sa mga porque parang ano na, niluwagan. Yung labas na ng labas, nagala sa mall, or wala nga, mga walang, wala namang kakwenta-kwenta.
Basta makalabas lang, makagala. Hindi ko support din si... Pwede ka pa rin, ano eh, pwede ka pa rin magka-COVID eh. Pwede ka, sa atin, ang sinusupport ko lang, parang agree ako na pwede ka lumabas. Pagka talaga kung wala ka ng choice, pagka parang urgent, na ikaw lang yung pwede, walang ibang pwedeng lumabas. And talagang kailangan na kailangan. Okay? Yung parang wala talagang choice, ganun. Okay yung ganun. Pero yung mga nagra-ride kayo, mga nagbabike, umiikot-ikot kung saan-saan, mga nag-shopping lang, ganun. Parang hindi naman siya needed. Hindi siya tama para sa akin. Opinion ko lang. It's just my opinion. So, yun. Chill vlog lang tayo ngayon. Meron na ako naka-line up dalawa. Pero gusto ko lang unahin to. Kasi gusto ko lang. So, kung lalabas kayo, tips ko lang sa inyo. Pinakauna, talagang ito, lumayo ka sa tao as much as possible. I-isolate mo sarili mo. Kumbaga, may nakita kang tao, layo ka agad, iwas ka, di ba? Tapos, pangalawa, PPE ka. Hindi naman talagang PPE yung PPE. Taktong ano lang, so, face mask lang, face shield kung papasok sa mga kung ano-ano. Pero yung ganun, tapos, ako, mag-jacket ka para, tawag dito, less contact. Kung ano, kung masagi ka man, something like, you have the cloth protecting you, and yun, pwede mong laban yun, and para hindi maabot sa'yo, di ba? So, yun lang. Yun ang ginawa ko eh. Yun lang talaga yung parati kong ginagawa. Yun, pagdasal nyo lang araw-araw na matigil na yung ganito, and bigyan sana ng lakas yung mga, ano natin, health sectors natin, frontliners, and yung mga nahihirapan. Sana lumipas ng hirap nila, gumaling na sila. Yung mga nabawian ng buhay, may their soul rest in peace, have a safe journey to heaven. Yun lang. Wala pala guys, nakalimutan ko lang, naalala ko lang pala. Alam ba, na barangay ako nung August hata yun, August na barangay ako or September. Kasi iba po yung ano ko nun eh, yung tingin ko dati sa ano na, sa pandemic natin. Kasi yung ano ko nun, ang sinasabi ko sa sarili ko, pwede ako hindi mag-face mask. Choice ko yun. Pero, hindi ako lalapit sa kahit kaninong tao. Talagang, eto kasi ah, di ko eto. Nahuli ako, kasi wala akong face mask. Tapos nakatambay ako sa labas. Kasi, pinipicturean ko yung ano, kasi di ba may ginagawang construction sa labas. Pinipicturean ko yun kasi may gagawin na, di ba si kami scaffolding pa dito dati. Gusto, pinapatanggal namin yun, pinipicturean ko yun. Lobas ako, pinipicturean ko. And saktong-sakto, na-chempuan ako. May dumaan na mobile. And yun, kinuha ko. Nakakatuwa. Experience lang siya na ano, ganun pala yung ginagawa nila. Pinasulat lang ako sa papel, pirma, picture, ganun. Tapos yun, sa, ito nga eh, BS kasi sabi, ihati daw kay Pauwe. Pero hindi niya, hindi nila kami hinatid Pauwe. And yun, naglakad ako Pauwe galing sa barangay. And ang ayoko lang si ginawa nila kasi in-expose pa nila ako lalo sa COVID. Kasi dinala nila ako dun sa station nila, sa barangay. And pinasulat lang ako, pinicturan, pumirma. And yung mga bagay na yun, pwede ko yung gawin on the spot. Kunyari, they pulled up on me and then baba sila. Pwede na lang nila akong picturan right on the spot. And pinasulat ng pangalan and pirma para hindi na ako nagkaroon ng contact sa ibang tao. Pero hindi yun yung ginawa nila. Dinala pa nila ako sa barangay station. And doon ako pinapirma, sulat pangalan, address, information, and picture. Okay? So, para sa akin, ano, galit na galit yung nanay ko nun. Kasi sabi ng nanay ko, mali daw yun. Kasi mas in-expose na pa nila ako sa virus. Kasi umalis ako sa dito sa amin. And isa pa palang ayoko sa ginagawa nila is namimili sila ng uhulihin. Talagang namimili. Kasi pag titingin ka dun sa ano, dun sa pinanggalingan nila, madaming hindi naka-face mask. Talaga, siguro tropa-tropa na lang. Uy, yung anak mo, pumasok ka na lang dun. Tropa ka naman ng anak ko. Ay, tropa ka naman tatay mo. Ayoko nang ganun. Talaga nainis ako kasi hindi dito sa street namin.
ako lang ang kinuha. Pero pagka tinaano mo, mandarandar ka pa. Meron namang mga talagang hindi naka-face mask. Talagang mga makukulit. Hindi, matanda pa nga, bata eh. Mas bata pa sa akin, mas matanda pa sa akin. Mga 60 plus. Yung makukulit talaga. Yun, talagang may upuan sa kalye. Nagkukintuha, nakatambay, walang face mask. And yun nga yung social distancing, and yun lang ayoko kasi namimili sila ng dadamputin. So that is all for this video. Like, comment, share, and subscribe. Support Filipino vloggers. Peace.